Nehemias. Muling itinayo ang pader ng Jerusalem. Ikatlong kabanata. Itinayo ni Eliashib na punong pari at ng mga kasamahan niyang pari ang pintuan na tinatawag na tupa. Matapos nilang ikabit ang pintuan, itinalaga nila ito sa Diyos. Itinayo rin nila at itinalaga ang mga pader hanggang sa tore ng 100 at sa tore ni Hananel. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay ang mga taga Jericho, at sumunod sa kanila ay si Sakur na anak ni Imri. Itinayo ng mga anak ni Hasena ang pintuan na tinatawag na isda. Nilagyan nila ito ng mga hamba, ikinabit ang mga pinto, at ginawan ng mga trangka. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Meremoth na anak ni Uria at apo ni Hakoz. Ang kasunod na bahagi na may itinayo ni Meshulam na anak ni Berekya at apo ni Meshezabel. Sumunod naman ay si Zadok na anak ni Baana. At ang sumunod sa kanya ay mga taga Tekoa. Ngunit ang mga pinuno nila ay hindi sumunod sa ipinapagawa ng mga namumuno sa kanila sa gawain. Ang nagtayo ng lumang pintuan ay si Joyada na anak ni Paseya at si Meshulam na anak ni Besodeya. Nilagyan nila ito ng mga hamba, ikinabit ang mga pinto at ginawa ng mga trangka. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Namelatia na taga Gibeon, Hadon na taga Meronot, at ang mga lalaking taga Gibeon at taga Mispa. Ang mga lugar na ito ay sakop ng gobernador ng probinsya sa kanlurang Euphrates. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Uziel na platero, na anak ni Harhaya. Ang sumunod naman sa kanya ay si Hanania, na manggagawa ng pabango. Itinayo nila ang bahaging ito ng pader ng Jerusalem hanggang sa malawak na pader. Ang sumunod na nagtayo sa kanila ay ang anak ni Hur na si Refaya, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Ang sumunod sa kanya ay si Jedaiah na anak ni Harumaf. Itinayo niya ang bahagi ng pader malapit sa kanyang bahay. Ang sumunod sa kanya ay si Hatush na anak ni Hashabneya. Ang nagtayo ng sumunod pang bahagi ng pader at ng tore na may mga hurno ay si Namalkya na anak ni Harim at Hashub na anak ni Pahat-Moab. Ang sumunod na nagtayo ay ang anak ni Halohes na si Shalom na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Tinulungan siya ng mga anak niyang babae. Ang nagtayo ng pintuang nakaharap sa lambak ay si Hanun at ang mga taga-Zanoa. Ikinabit nila ang mga pinto nito at ginawa ng mga trangka. Ipinatayo rin nila ang 450 metro na pader sa pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Ang nagtayo ng pintuan ng pinagtatapunan ng basura ay ang anak ni Rekab na si Malkya na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Ikinabit niya ang mga pinto nito at ginawa ng mga trangka. Ang nagtayo ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kol-Hose na si Shalom na pinuno ng distrito ng Mispa. Binubungan niya ito, ikinabit ang mga pinto at ginawa ng mga trangka. Itinayo rin niya ang pader ng paliguan sa Siloam, malapit sa Hardin ng Hari, hanggang sa hagdanang pababa mula sa lungsod ni David. Ang sumunod sa kanya ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias na pinuno ng kalahating distrito ng Beth-Zur. Itinayo niya ang pader na nakaharap sa libingan ni David hanggang sa pinag-iimbaka ng tubig at sa kampo ng mga sundalo. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay ang mga Levita na pinamumunuan ni Rehum na anak ni Bani. Ang sumunod sa kanya ay si Hashabiya na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang sumunod sa kanya ay ang mga kababayan niya na pinamumunuan ng anak ni Henadad na si Binwi na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang sumunod ay ang anak ni Jeshua na si Ezer na pinuno ng Mispa. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bodega ng mga sandata hanggang sa sulok ng pader. Ang sumunod naman ay si Baruk na anak ni Zabai. Buong sipag niyang itinayo ang bahagi ng pader mula sa sulok nito hanggang sa bandang pintuan ng bahay ni Eliashib na punong pari. Ang sumunod sa kanya ay si Meremoth na anak ni Uria at apo ni Hakoz. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa bandang pintuan ng bahay ni Eliashib hanggang sa dulo ng bahay nito. Ang sumunod na nagtayo ng bahagi ng pader ay ang mga pari sa paligid ng Jerusalem. Ang sumunod sa kanila ay sina Benjamin at Hashub. Itinayo nila ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay nila. Ang sumunod sa kanila ay si Azaria na anak ni Maaseya
at apo ni Anania. Itinayo niya ang bahagi ng pader sa bandang gilid ng bahay niya. Ang sumunod ay si Binwi na anak ni Henadad. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa bahay ni Azaria hanggang sa sulok ng pader. Isa pang bahagi ng pader na ito ang kanyang ipinatayo. Ang sumunod naman ay si Palal na anak ni Uzay. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa sulok ng pader at ng nakausling tore sa palasyo, malapit sa pinagpupwestuhan ng mga gwardya. Ang sumunod sa kanya ay si Pedaya na anak ni Paros at ang mga utusan sa templo na nakatira sa may bulubundukin ng Ophel. Itinayo nila ang bahagi ng pader pasilangan hanggang sa pintuan ng tubig at sa nakausling tore. Ang sumunod sa kanila ay ang mga taga Tekoa. Itinayo nila ang bahagi ng pader mula sa malalaking toreng nakausli hanggang sa pader ng Ophel. Pangalawang bahagi na ito ng pader na kanilang itinayo. Ang nagtayo ng bahagi ng pader na paahon mula sa pintuan ng mga kabayo ay ang mga pari. Itinayo ng bawat isa sa kanila ang bahagi na nakaharap sa bahay nila. Ang sumunod sa kanila ay si Zadok na anak ni Immer. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay niya. Ang sumunod sa kanya ay ang anak ni Shekania na si Shemaya, na gwardya ng pintuan sa silangan. Ang sumunod sa kanya ay si Hanania na anak ni Shelemia at si Hanun na ika-anim na anak ni Sala. Pangalawang bahagi na ito ng pader na kanilang itinayo. Ang sumunod sa kanila ay si Meshulam na anak ni Berekia. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay niya. Ang sumunod naman ay si Malkia na isang platero. Itinayo niya ang bahagi ng pader hanggang sa tinitirahan ng mga utusan sa templo at ng mga mangangalakal na nakaharap sa pintuan ng pinagtitipunan at hanggang sa kwarto sa sulok na nasa itaas ng pader. Ang nagtayo ng bahagi ng pader mula sa kwartong iyon hanggang sa pintuan na tinatawag na tupa ay ang mga platero at mga mangangalakal.